Okay, what's up, Internet? Today, we're going to be talking about a pretty divisive subject, and that subject is overclocking. Specifically, GPU overclocking. So, it's divisive kasi some people say na you shouldn't do it, some people say naman na they encourage you to do it. But most people just don't know how to and why they should be doing yung overclocking. So, in this video, sana maging parang ano to, hindi siya super guide, na hindi siya super in-depth, but rather a stepping stone or like yung starting point mo dun sa world ng overclocking. So, I'm Rocky the Programmer, and this is the beginner starting point for GPU overclocking, featuring yung 3080 Ti Vulkan from Colorful. Okay, again, so before we continue, disclaimer lang, this should be a starting point or parang dun sa mga courses sa college, parang intro to overclocking. So this is going to show you yung parang talagang very broad and like very general na overview no, kung ano yung mga processes na involved, ano yung tools na gagamitin mo, and basically ano yung mga principles na involved dito sa process na ito. Hindi siya parang step-by-step na guide. Although, magpapakita kami no, kung paano namin gagawin, lang parang simple lang, huwag niyo siyang sundan, kasi mamaya malalaman natin kung bakit. So, here we go. Let's first define kung ano ba yung overclocking. So, dun sa name itself, it's over and clocking. So, we're going beyond dun sa nakaset na clocks. Yung clocks, yun yung measurement ng speed ng chip, ng component mo, or in this case, yung GPU. So, sa GPU, dalawa yung clocks na, or clock speeds na involved. So, yung core clock, or yung clock ng GPU talaga, and then yung memory clock, or yung VRAM na clock speed. So, doon sa pag-overclock na yun, binabago natin yung values na sinet ng manufacturer sa mas mataas na values. Kasi, the higher yung clock speed, mas mabilis yung performance. And sinadya kong sabihin na mas mabilis yung performance and hindi mas maganda or better kasi hindi laging ganun yung case. So, nung old school pa, nung talagang wala pang, talagang bago pa lang tong art na ito, manual tong in-edit dun sa mismong code ng GPU or yung BIOS niya. Talagang yung mga enthusiasts lang and yung mga almost engineers lang yung gumagawa ng overclocking noon. And then, as time went by, naging commonplace yung overclocking and mas maraming tools and mas maraming, yun nga, mga available na ways to do it na naging available dun sa, kahit hindi dun sa mga super gagaling or mga super enthusiasts. Dati, you can overclock your component hanggang sa masira siya. Ngayon, marami ng mga safeties na naka-in place. It's virtually impossible to completely fry your component right now. Pero yun nga, lagi tayong mag-practice ng caution pa rin. Yung mga manufacturers, dine-design na nila yung mga GPUs nila with overclocking in mind. Kung makikita natin yung review dun sa ginawa namin sa 3080 Ti, may mga headroom sila dun sa power board limits. Kasi nga, ina-expect nila na i-overclock ng mga bibili ng GPU, yung GPU nila. So yun, nowadays, ang dami na natin mga monitoring tools. Yun yung mga drivers mismo ng GPU na it doesn't allow you to go beyond a certain point. Talagang irreparable na yung GPU mo. And so even if you go beyond dun sa point na yun na sobrang taas ng overclock mo, may mga securities and safety mechanisms in place na nandun sa hardware mismo na it would just stop and hindi nila itutuloy yung work niya at that speed. Pero yun nga, kailangan pa rin natin talagang mag-research and mag-practice ng caution. So ano nga ba yung mga requirements sa pag-overclock? Number one na requirement would be a really good PSU. I'm saying good and hindi lang basta decent. So at least 80 plus gold or ayun nga, dapat even beyond that. And also, yung wattage niya, kailangan lagpas dun sa requirement ng GPU mo. So for example, itong 3080 Ti na fini-feature natin, ang required na PSU wattage niya is 750 watts. Ang dapat na gawin namin is something beyond 750 watts. So, 850 watts pataas. Kasi when you're overclocking, you're making it work harder. So, magdodraw siya ng more power. And yun nga, maapektuhan yung capacity ng PSU mo. So, kung kumbaga nandun ka lang sa sakto, tapos gusto mong lampasan yung performance nun, magkakaroon ka ng problems. Hindi naman siya yung magkakaroon ka ng problems na sasabog yung PC mo. But rather, mag-fail yung overclock mo in the sense na magka-crash siya or hindi ka masyado makakapag-overclock ng mataas.
So requirement number 2 would be a good cooling situation dun sa PC mo. So dahil nga nag-overclock ka, you're making it work harder, you're also going to be producing more heat. So ang mangyayari nun, kailangan na makakasabay yung cooling solution mo dun sa loob ng PC. Hindi lang basta yung cooling ng GPU, but also yung cooler ng CPU, and then yung iba mong CPU fans. Make sure na as is, habang nakastock siya, maganda na yung temperatures niya. Kasi yun nga, you're going to be adding more heat dun sa system. So yung next na requirement is have a GPU na magandang i-overclock. No, this is very parang medyo mahirap kasi parang okay, nakabili lang naman ako ng GPU without overclocking in mind. Pero you should research yung GPU mo kung maganda ba yung overclocking possibilities niya. For example, ang pinakamagandang way to know is yun nga, paghanap ng BIOS niya. So you just Google yung entire and exact na GPU model niya, and then just add yung word na BIOS, and then see yung unang result sa Tech Power Up. Kasi nandun nakalagay yung mga BIOS values niya. You're looking for yung board power limit. So dapat magkaibang values yung nandun sa board power limit. If pareho silang, for example, 330 watts, ibig sabihin, wala siyang room for overclocking, and you shouldn't overclock yung GPU mo. And also, yung overclocking, mas malamang siya na ginagawa sa mga gaming na GPU talaga. Of course, yun nga, pwede mo namang i-overclock kahit anong GPU na gusto mo, but it wouldn't be worthwhile and baka hindi marating nung expectations mo yung magiging result. So for example, masarap i-overclock yung 3070 or like yung kahit yung 2060, pwede siya. Pero yung mga stuff like yung 750 Ti, kung meron ka pa nun, yung mga mid to very low-end na cards, huwag nyo na siyang i-overclock. So isang example nito would be yung fini-feature natin na GPU ngayon, which is yung 3080 Ti Vulkan from Colorful. We have reviewed this card. Check out yun na lang yung video na yun down dun sa description box. And basically, it's a beast of a card na. So itatry natin siyang i-overclock to push pa yung kanyang potential and i-maximize pa yung power na nandun sa loob ng GPU na to. So dun sa mga steps na i-demo ko later, yung 3080 Ti ay yung ino-overclock natin. So I'm saying this kasi overclocking a GPU is very specific to yung literal na card na nasa harap mo ngayon. So for example, may 3080 Ti Vulkan ka rin, pwedeng magkaiba tayo ng magiging overclocking results. So ganun siya ka-specific. Okay, so maraming types ng pag-overclock, and hindi siya actually types, but like yung parang overclocking options mo. So the easiest na overclocking option is to buy a card na factory overclock. Sometimes yung mga manufacturers, ginagawa nila na mas mataas talaga yung clocks nila out of the box na. So yun, bibili ka lang ng GPU, sasalpa po siya sa system mo, and automatically overclock na siya. Okay na yun, wala ka nang gagawin, you're going to benefit from the performance increases. So number 2, isa pang madali is to buy a GPU na mayroong one click or like may button to overclock it. So parang yung 3080 Ti Vulkan natin na dinademonstrate natin ngayon, meron siyang button sa likod na if you press it, mag-a-apply siya ng bagong BIOS or like bagong V-BIOS, so BIOS ng GPU. And within that, meron siyang mga tweaks or mga pinataas na yung core clocks and memory clocks ng GPU. So ang advantage nito is may option ka. Pwede mo siyang i-run na naka-overclock or pwede mo siyang i-run na dun sa base na clocks lang niya. So versus dun sa factory overclock, kung gusto mo na hindi naman siya i-push dun sa mataas na limit, ayun, may option ka. Press mo lang yon, reboot your system, and then okay na siya. Okay, number 3 is ito na, yung manual overclocking. So, ikaw mismo yung magde-decide kung anong clocks yung gagawin mo, ano yung gusto mong parang temperature limit niya, power limit, and of course, ito yung medyo mas involved. Talagang may trial and error na dito, and i-demonstrate natin yun. So, doon naman tayo sa pag-demonstrate ng overclocking. So, I want to restate yung aming disclaimer dito sa video na ito na this shouldn't be a guide. Hindi siya step-by-step na guide, but rather a starting point. So, para lang maging aware ka or ayun, malalaman mo kung ano yung mga steps na involved. Hindi mo siya susundin dahil very limited yung time natin. Hindi tayo mag-go in-depth dito sa process na ito.
So okay, so yung requirements for overclocking. So first is, of course, your GPU. And siyempre, dapat yung PC ka. And then yung number one is yung MSI Afterburner. Although MSI siya, yung parang branding lang niya yun. So pwede siyang mag-work sa kahit anong GPU. Also, itong video na ito, itong demonstration na ito, ang ina-overclock namin is yung 3080 Ti, which is an NVIDIA card. For AMD cards, medyo iba siya kasi gagamitin mo yung software nung AMD mismo. Pero yung mga principles naman, like pag-apply ng clocks and pag-set ng whatever, pareho lang siya in principle. Magkaiba lang yung UI nila. Pero at this time, gagamitin natin is yung Afterburner. So we fire up yung Afterburner and then you'll see itong UI na ganito. So parang may mga bar siya and may mga dials and may mga numbers. Ang titignan natin first and foremost is yung power limit and temp limit. Isaset natin siya dun sa maximum na kaya nung software or nung GPU mo. Okay, so minamaximize natin yung power limits and then yung temperature limits to give it more headroom. Ibig sabihin ng headroom, yung parang inaalaw mo siya na kumuha ng more power. And then, doon sa temperature limit, tinataasan natin yun kasi gusto mo na bago siya mag-thermal throttle, parang kumbaga payagan mo siya na mag-run doon sa higher na temperature. Yung thermal throttling, it's a process where kapag na-sense niya at given na temperature, nabawa, na-reach niya na yung, for example, 95 degrees, ibababa niya na yung performance niya to maintain yung temperature na sinet nating limit. So, tinataasan natin yun kasi, yun nga, gusto natin mas mataas yung performance. Next is yung dalawang values, which is yung core clock and then memory clock. As a rule of thumb, gusto mo na granular yung increase mo dito. Ang pinaka-granular would be yun nga, siguro at around 5 MHz at a time, i-increase mo siya. And then, yun, medyo matagal yun. Pero so ang pwede natin gawin is magre-research ka ng mga proven na overclocks na sa internet. Etong proven na overclocks na to, it doesn't mean na kukopyahin lang natin yung values. Titignan lang natin like ano yung possible or ano yung parang ballpark na figure ng core clocks and memory clocks na pwede nating i-apply. So for example, may nakita ka dun sa specific na card mo. So for example, 3080 Ti Vulkan OC. So same model and same na make. Tapos may nakagawa doon ng 200 MHz and like 500 MHz sa memory clock. Hindi mo kukopyahin yung 200 and 500. Pwede mong kalahatiin yon and see kung ano yung kaya ng GPU mo. So meron ka ng starting point like 100 MHz for example. Okay, so lalagay lang natin dito yung i-add natin doon sa existing niyang clock. So for example, ang lalagay natin dun sa core clock would be yung 50 MHz. That means na ina-add mo yung 50 MHz dun sa core clock niya. And ganun din dun sa memory clock. So, ita-type natin yung values na yon. We press enter. And then, we press yung check button to apply the overclock. And basically, overclock na yon. Na-apply mo na siya. Pero, that doesn't end there. Kailangan i-test natin yung stability ng overclock. You do that, of course, first, by clicking yung button to monitor yung graphs ng GPU mo. So, pag kinlik mo tong button na to, mayroong parang window na lalabas na papakita niya, of course, yung temperature, yung power draw, and then yung clock speed and memory clock speed niya. That's very important kasi kailangan makita natin yun nga kung stable ba siya, kung na-maintain niya ba ng tama yung mga values na sinet natin. So, for GPU temperature, kailangan hindi siya lalampas ng 95. Like, if lumampas siya ng 95, that means there's something wrong dun sa either sobra yung overclocking natin or pangit yung pagkakaset natin dun sa fans. So, pwede natin i-adjust yun para mas maging aggressive siya, mas mabilis yung RPM niya basically. So, all of these, na-apply na siya and then we can see na yung monitor. Now, we have to test it. Ang pinapang-test natin would be something na demanding na talagang ipupush siya dun sa limit ng GPU. So, that could be a benchmarking tool or sa case natin, i-benchmark natin yung Shadow of the Tomb Raider. So, before we run yung benchmark, we should also run muna yung Shadow of the Tomb Raider and alamin natin yung results niya na wala pa yung overclocks kasi i-compare natin siya doon sa meron ng overclock. So
So, as we run yung benchmark na yun, we are looking for a few things. First is, yun nga, yung score. So, kailangan tumaas siya than yung walang overclock. And second is yung monitor natin ng GPU. So, papanoorin natin yung increase sa temperature, yung increase sa power draw, and kung na-apply ba ng tama or like stable ba yung clocks na sinet natin. Talagang itatrial and error mo to. Do not be impatient with it. Kailangan talaga na very granular and very talagang meticulous yung pag-increase mo and then yung pag-test mo agad ulit. Hindi mo siya pwedeng madaliin kasi yun nga, kapag nag-jump ka na nag-jump ng masyadong mataas, hindi mo mapipinpoint kung ano yung sweet spot. Yung sweet spot would be yung pinakamataas na kaya niya while also being stable. So with manual overclocking, makikita natin na kaya niyang mag-overclock up to 220 MHz sa core clock and then yung memory clock niya is 200 din. So it's a bit low pero yung kanyang results ay maganda. So from, again, yung settings natin ng Tomb Raider is at 4K at maximum settings talaga without DLSS and we were able to increase it ng up to 10 FPS at some points. So, 10 FPS, parang ang dami natin ginawa, all for 10 FPS. But you have to remember na yung 10 FPS na yun, libre yun. Okay, so for context, no, yung 10 FPS na yun, binibigay yun ng minsan CPU upgrade. And alam natin kung magkano yung mga CPU ngayon and dami ng bago, diba? Para lang nasa context siya na, yes, it's 10 FPS, pero given yung isang system mo na existing na, paano mo papapataasin yung FPS mo? Diba? Siyempre, gagastos ka. Whereas sa overclocking, hindi ka gumastos. Talagang may nilagay ka lang na values dun sa tool. And voila, meron ka ng 10 FPS na dagdag. And of course, hindi naman siya 10 FPS sa lahat ng games. Sa ibang games, actually, mas mababa siya. Like sa Cyberpunk. And pero, dun sa iba pang games, like yung hindi Shadow of the Tomb Raider, we experience yung around 15 to 20 FPS. So, ang laking bagay ng overclocking. And more importantly, libre siya. Nakuha mo siya kasi naglagay ka lang ng numbers dun sa software. And meron ka ng 20 FPS, which is always good in my book. And finally, yung overclocking, and then itong mga pagbuting-buting-ting natin ng PC na ito, we don't really do it lagi for the performance benefits. Kasi kung puro lang tungkol sa performance yung pagbili natin ng PC, we won't bother with RGB, yung mga magagandang itsura ng mga GPU cards, and mga magagandang case, diba? Tulad ng mga car enthusiasts, nagre-repair sila ng, or nag-tune and nag-upgrade sila ng kotse nila, hindi dahil gusto nilang mas mabilis yung kotse nila. Like, hindi lagi. Kasi the process itself is fun. Masarap magbuting-ting. And ito, yung kahit sa mga PC natin, ano siya, it's a very enjoyable experience. And nakaka-proud na using yung research and yung hard work and yung madami mong trial and error, makikita mo na nag-improve yung PC mo. And ikaw yung gumawa nun. And yung, kumbaga, yung galing mo yung nagdala sa kanya to that performance level. And that's very fun. So I'm saying na overclocking is fun and that's almost enough reason to do it. So speaking of mga performance benefits na parang medyo below expectations natin, itong overclocking kasi, you do this in conjunction with undervolting. So yung, sa undervolting, dun talaga, mas involved yun and mas maraming trial and error, pero mas marami din siyang performance benefits. Yun nga lang, ayaw kong ilagay yun dito kasi gagawa kami ng separate na video for that. Kasi mas involved siya. Pero, yun nga, ang aim kasi nitong video na to is to show you na with just a few keystrokes and of course a lot of research and trial and error, pwede mong i-push yung GPU mo dun sa maximum na potential niya. So kung binili mo yung GPU, tulad namin, ang tatanga namin, binili namin ni Jay yung GPU namin dun sa pinakamahal niyang price. So para ma-reach mo yung parang pinaka-potential ng 43,000 pesos mo, pwede mo siyang i-overclock. So it's going to give you yung much better performance. And with the right research and with the right na overclock, hindi naman ganun ka-hampered yung lifespan niya. So if you like this video, hit like, and if you haven't subscribed already, consider subscribing sa aming channel. Also, for all your PC needs, punta kayo dun sa aming website, hwsugar.ph, or yung aming physical store at Chino Roses here in Makati City.
And also join our Discord. May links dun sa description box below. Maraming kaming mga giveaway doon and mga raming goodies. So join. And also para dun sa mga tech questions nyo, visit our forum at pm.hwsugar.ph. Thank you and see you next video.